Begin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salitang nabasa, tayo lahat ay magsipo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumaatin sa pangalan ni Kristo na ating Panginoon. Magandang umaga po. Amen. Amen. The proper kind of church. Hindi ko sinasabing the right kind of church because you are already in the kind of church, in the right kind of church. Pakita ko na mabilis. When we say right kind of church, ito tumutukoy sa mga iglesia ng Panginoong Diyos na ang bata, ng aral ay batay sa Biblia. Una, si Kristo, Diyos na katawan tao. Amen? John 1:14, Romans 9:5, Hebrews 1:8, 1 John 5:20, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang aral ng tamang iglesia. Pangalawa, ang aral ng tamang iglesia patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi pag-angib, hindi pagpapabautismo, hindi pagpapabinyag, pagpapakumpil, o anumang gawa na inimbento ng tao. Ang turo ng Biblia, the teaching of the right kind of church, pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, ay sampalatayanan si Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Magsisi ng kasalanan at anyan siya sa kanilang puso. Pangatlo, ang tamang aral ng tamang iglesia ng Panginoon, yung langit ay pwedeng puntahan ng tao pag siya namatay, at yung impyerno ay pupuntahan pag siya tumagi kay Kristo. So may langit at may impyerno. Literal na lugar na pupuntahan ng tao pag tinanggap si Kristo, impyerno. Pag tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, langit. Okay, eto pa. Turo ng tamang iglesia. Okay? Isang Diyos, tatlong persona. Church, listen. Meron tayong Diyos Ama. Ulit. Meron tayong Diyos Ama. 1 John 5:7. Basahin sa Biblia. Pag hindi po ganyan ang turo ng relihiyon na nakagis na ninyo, ay ito pa, dagdagan natin. Ang turo ng tamang iglesia, ang sinasamba si Kristo. Hindi tao, hindi bato, hindi simento, hindi kahoy, hindi styrofoam. Ang niluluhuran si Kristong Diyos, at ang Diyos na yan ay Espiritu na tayo sumasamba sa Kanya, na siyang Espiritu nagkatawang tao. Pag wala pong ganyang aral ang iglesyang nakagisna ninyo, o inaakay-akay kayo, o dumadalo sa inyong bahay, mga kapatid, sabi ng 2 John chapter 2, huwag niyong tanggapin sa bahay. Huwag niyong papasukin. Dahil ang mga relihiyon na nagtuturo ng hindi Diyos si Kristo ay nagtuturo ng aral na masama. Ang relihiyong ayaw tanggapin si Kristo bilang Diyos ay nagtuturo ng aral ng demonyo. 1 Timothy 4:1-4, 1 John 4:1-4. Mga kapatid, isipin niyo mabuti. Para na, para manindigan kayo na dapat ako sa Diyos makikinig, hindi sa reliyon. Amen? Bakit to? Kaya ho hindi magtino ang tao ngayon, mga kapatid. Kaya hindi ho magkaroon ng pagbabago ang buhay ng tao ngayon. Dahil ang aral na natutunan niya sa kanyang kukote, hindi aral sa Biblia. Pero subukan mo ang tao, may takot sa Diyos, mamamaril ba yan ang kapwa niya? Ha? Subukan mong aral ng tao ayon sa Biblia at nakakalala kay Kristo, nanakawin ba niya ang tanim ng kapitbahay niya? O nanakawin ba niya asawa ng may asawa? Ha? Subukan mong tama aral ng Biblia. Yung bang bata nga magpapatakbo ng motor na walang patamangga, mag-iingay sa karsada, yung bang mga magbibisyo, yung bang mga maninigil yung magdadrugs, hindi ho. Bakit? Dahil pag na kay Kristo ka, bagong nilalang ka. Mga kapatid, para na para tayong mga magulang makumbinsi. I mean, tatay, nanay, kuya, ate, tayong mga may kapangyarihan sa bahay.
panindigan na natin na tayo paglinggo sa church. Doon tayo sa Baptist. Doon tayo manambahan, makinig ng salita ng Diyos. At gagarantiyahan ko kayo, sa loob ng ano na buwan, pag matapat kayo pagdating sa ating iglesia, pag matapat kayo sa pagsamba, matapat kayo sa pabasa ng Bible, pananalangin, pag-aaral ng kaluluwa, sa kabila kayo Kristiyano, I guarantee you, magkaroon pagbabago inyong buhay. Ewan ko kayo mga kapatid, kayo po ay may trabahong regular. Iba ho sa buhay na meron ako. Wala akong amo na nagpapasweldo sa akin, 8 to 5. Salamat sa inyo meron. Amen? Salamat meron kayong trabaho, pinakakitaan kayo, boss. Pero kami po, ako personal, salamat sa may bahay na, sa may bahay ko at sa mga anak na tumutulong. Pero alam nyo, hindi na ako manghihirap sa buhay. Hindi ho. Well, sumatsad, sumayad, bumibili rin kami ng kilo-kilong bigas. Pero sinasabi ko, as time goes by, God blessed us. Ang ating po nakikita niyan, ito sa ating lahat. Ito yung pag-aari ng Panginoon. Ingatan natin. Amen? Alagaan, pangmarasakitan, irespeto natin. Pero I've seen the hand of God sa ating iglesia. Right at this very moment, meron tayong 50, more or less 50 feeding centers sa buong bansa. Ipakikita sa litrato sa susunod ng mga Sunday. Right at this very moment, ang iglesia nito ay tumutulong sa mahigit na 50 simbahang Baptist, pati mga evangelicals, para magpakain sa kanilang mga bata na umatis sa church nila. Pati yung Baptist na nagsisimula sa ating lugar, tinulungan natin. Bakit ko po sinasabi yan? Because you are in the right kind of church. Hindi po pagmamayabang. Ang sasabi ko lang, mabuti nang nasa tama kang iglesia para tama ang iyong pamumuhay. Pero when you are in the right kind of church, possible that you will be in the improper kind of church. Dahil may mga kapatid tayo sa ating pamilya, medyo bertuldo, medyo matigas ang ulo, medyo pasaway, yun yung mga improper ang attitude. Pero anak na magulang natin. So, ang nice kay bagay sa inyo, the proper kind of church. At sa isang senaryong ito, binanggit ni Kristo, Matthew 16:18, ano wika niya? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The proper kind of church, ultimo pinto ng impyerno, hindi kayang paintuin. Lahat po ng religion sa buong mundo, they would say, kami ang nilikha ng Diyos, kami sinimula ng Diyos, pero kami natalikod. Mga kapatid, wala pong itinatag si Kristo yung iglesia na natalikod. Bakit? Eh sabi niya, pati pinto ng impyerno, hindi kayang patalikurin. Amen? Baptist Church has been in the history of fighting, nasa fighting stand. Palaging nakikipagbaka, hindi kayang patalikurin. Pinapatay sila, pinakakain sa leon, pinupukutan ang ulo, binabalitan ang buhay, lahat ng parusa yung ginawa sa Allah. But there are still alive and fight for the faith. Kaya hindi po natalikot ang pangangaral. Hindi po napahinto ang pag-aakay. Hindi natalikod ang iglesyang itinatag ni Kristo. Yan ang sinabi ng Ephesians chapter 3, if I'm not mistaken. But also, sa kasaysayan ng ating buhay, mayroong mga Greek mythology na nababasa natin, natutunan na ibang reliyon, and even during the time of Christ, mayroong religion na nag-exist. May mga panampalataya na umiiral. At isa po sa paniniwala ng mga tao roon, yung sambahin si Pan. Ito pong si Pan ay Greek gods na natutunan ng mga taong sambahin, at sa kabila ng kanyang napakapangit na itsura, sa kabila ng kanyang sungay at mukhang kambing na itsura, they worship him. At yung pagsamba nila kay Pan ay natutukanan daw yung kanilang pangailangan, itong kalahating tao at kalahating kambing na binibigyan nila ng kaligayahan, sinasamba nila at hinahagisan nila palagi ito ng alay na kambing sa bunganga ng kuweba. Ayon sa kasaysayan nila, edo si Pan ay masayang nagtuturotot, nagpapatugtog ng kanyang flute sa kakahuyan, nagkakandirit, kasi kalahating tao, kalahating kambing, so you can imagine, may sungay, may balbas, at yung mukha niya. At masayasang paikot-ikot sa kagubatan, sa kabundukan,
And then, doon sa lugar na yun, andun na isang kuweba, at yung mga tao, naghahandog ng kambing every time they would need something. But during that time, at sa sinarang ito, sabi ni Kristo, dito, sa bunganga ng impyernong ito, the gates of hell shall not prevail against my church. Sabi ni Kristo, itatatag ko ang aking iglesia at walang laban ang pintuan ng impyernong yan. Amen? Ay, pambira naman, ay pagka naman nadaig pa ng Diablo ang Diyos, wala tayong pag-asa. Around that grotto, the alleged gateway to Hades or to hell, ipinangako ni Kristo, upon this rock, kay Peter, no, upon this rock, sabi niya, upon this rock, I am the rock, I will build my church. Amen? At sabi ng Bible again, sabi sa 18, hindi mananaig ang pintuan ng impyerno. And let's listen, church. Sinabi niya ito sa mumunting grupo na kanyang inakay na muna, mga alagad. And Christ built His church through this small group of people at sa 2,000 years or more. Yung iglesia niya ay kumalat na kumalat sa mga ng pangangaral hanggang sa pinakasulok ng mundo na abot ng Ebanghelyo. At pagka natapos ng lahat na makapakinig ng salita ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo, then shall He come again. Pagdating ni Kristo, mga kapatid, anytime from now, any moment from now, pag dumating si Kristo, that means lahat ng taong makakarinig, nakarinig ng Ebanghelyo. Kayo, every Sunday, nakakarinig tayo. Kayo mga nakikinig sa church, sa ating pangangaral, pero hindi pa kayo tumatanggap kay Kristo, at dumating si Kristo, you will die and go to hell. Bakit? Hindi niyo siya sinampalatayanan. Hindi siya tinawasin yung mga puso. Si Kristo po, ipinangaral, hanggang si pinangaral ng mga alagad. At yung iglesia itinatag niya noon hanggang ngayon, hindi nawawala. Ito nakatatag, nakatayo sa San Mateo na Rusagaray. Sa kabila ng mga pagsubok, bagyo, siliranin, split ng mga kapatiran, the church carries on, nagpatuloy, nanindigan. Sa kabila ng madilim at namamatay ng mga kaluluwa, yung ilaw at buhay na ipinangaral ni Kristo ay patuloy na ipinapangaral, ipinapahayag, sapagat siya po ay tunay na Diyos. Tandaan niyo mga pare, yung iglesyang itinatag ni Kristo is what this Bible promotes. This is the right kind of church. But the proper kind of church ay may mga katangian. Again, wala po ekis ang relihiyon na hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos. Ekis sa Diyos ang relihiyong ayaw tanggapin siya bilang tagapagligtas. Pag sinabi mong umarib ka sa sarili namin, ekis po yun sa Diyos. Walang po ang suggestion. But the proper kind of church, ano po ang katangian? One, it's a healthy church. Malusog. Hindi mataba ang mga miyembro. No, ano ibig sabihin ng healthy? For example, napunta kayo sa ibang lugar. Wala kayong makitang Baptist kagad. So kayong Kristiyano, you try to look for a Baptist church. Bago ka na sa isang lugar, kung saan pwede ka sumamba, huwag kang basta maghanap ng church basta-basta na may nakalagay na Baptist. O lalo na maging maingat ka pag wala nakalagay na Baptist doon sa pangalan para masigurado ka. So how can we distinguish a healthy church from the one that is not? Alam niyo mga churches sa ating panahon, they come in different sizes, different shapes, different personalities. Hindi ako pwede mag-recommend sa inyo ng ganito o naman. Unless you ask me na sa lugar, basta may gantong Baptist dito, baka kilala ko, pwede ko kayo i-recommend doon. O kung hindi dito sa paligid, eto na, ba't hanap pa kayo na iba? Amen? Amen. Pag nasa ibang lugar kayo, you could start looking for one and then text me, Pastor, okay ba to? Pag kilala natin, we would recommend you. But the thing that I want to say is, the best church for you is the one that meets your need. Ano yung need mo? You need to grow. Pag yung mga kamahal sa buhay sa ibang lugar, they're looking for a Baptist church na punta sa ating lugar, eh ano na-recommend nyo? Parang lang usap. Eh di tayo, dito na. Eh di ba? Amen? If you have loved ones, o baka hindi nyo narinig, if you have loved ones na napunta rin sa ating lugar,
at mula sa isang lugar, and they're looking for a Baptist church, what would you recommend? Eh, di dito na, First Baptist Church na. Amen? Although, alam ko may mga nagsisimula ng gawain yung saan-saan dyan, pero sasabihin natin mga kapatid, look for a healthy church, and we make sure ang ating iglesia ay manusog. Meaning to say, it could feed you with God's Word. Mapakakain kayo ng salita ng Diyos. As far and the best I can, may mga churches para silang ospital. They would cater sa mga may sakit. Salamat sa mga ganun church na lahat na may karamdaman, mayroong bigay na pera. I hope we could do that. Nai-refer natin sa iba. Ang iba naman simbahan, parang kaharian. Yung pastor hari, siya pinagsisimbihan, siya pinaglilingkuran, lahat sila alipin niya. May mga ganun churches ako alam. May mga ginagawa sila sa kalisimbahan na napaka gagaling. I'm not against anything na ginagawa nila. Pero parang question ko lang, bawal sa kanila nakasapatos sa pulputo nila. Bawal sa kanila nakasapatos, basta nakamedyas o nakasinela sila na tailored sa kanila. That's fine, and I appreciate, and I salute. Bawal ang mga nakasapatos. Sa labas simbahan nila, lahat ng sapatos yung nakalagay sa kung saan-saan. Pero mga kapatid, bakit hindi bawal magbiro na wala sa lugar? Bakit hindi bawal magbiro at napasanganin ang mga politiko sa pulpito mismo nila? Binabastos nila ang mga politiko. Binabastos nila ang mga tao. Binabagit pa pangalan. Ano yun? Tell me. Ang lilinis sa simbahan, pero mabunganga sa pulpito, puro kabastusan at biro wala sa lugar. May mga didinig ka pa, yung asawa na yan mukhang takong. Sipin niyo. Dahil ang tatay niya ay taga Marikina, gumagawa ng sapatos. Sipin niyo sabihin niya ng pastor? Meron pa ako na dinig eh. Mga kapatid, hindi po ito kwento. At nasasata ng kalooban ko na lalaitin ng pastor ang mga tao dahil pag nanglait kang pastor ka at mapipintasan ka, pati ako nadadamay sa kabulastugan ng pastor ka. Sabi na isa, tungkol sa na nga, baka mabagit ko pangalan. At sinasabi ko lang, a healthy church is the church that would feed your soul. Walang matandaan sa buhay ko, sa pangangaral, na kinusunti ko ang kalokohan ng mga miyembro. O kaya naisipan kong ipag-match-match yung binata at dalaga. O kaya sinabi ko siya, ikaw manligaw ka. No way! Punarito ko sa church para manligaw ka lang. Wala ka sa tamang iglesia. This is not your church. Kung narito ka lang para naman ang isipin mo, gumana hindi tama, you are in the wrong church. Bakit? Hindi po kukusin dito ang kalokohan. Hindi po tayo nagmamatch-match ng dalaga at binata at pag kayo magliligawan. Hindi ho. Hindi ko kayo kinukumense na maligaw kayo sa ibang lugar na dalhin rito hindi ako naligawan nyo. No way. Pero ang kalooban na Diyos sa inyo, fine. Pero you never hear. No, you never hear. Hindi po natin ginagawang pangangaral ng ganung bagay. At sinasabi ko lang, Kristiyano sa Kristiyano. Ha? If you want to grow spiritually, if you want to grow and mature sa Panginoong Diyos, hey church, you are in the right church. Tulungan tayo ng Diyos. Tayo lahat, magtulong-tulong. Ayaw ko kayo mapipintasan sa labas. Ayaw ko marinig na kayo ay nag-away-away. Yung kayo-kayo nagbabaranggayan. Nakakaya ho yun. Gusto iba ako, nakikipagbaranggayan kung kani-kanino? Na ito, babaranggay ko? Gusto iba, binabaranggay ko kayo? Nagbabaranggayan tayo, magkakapatid tayo? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, wala mong matalino sa inyo para magpasya ng inyong usap? Hayaan niyo pang ibang tao, ang hindi Kristiyano, ang magpasya para sa inyo? Mga kapatid, isipin natin. Ingatan natin. Ang tayo bilang Kristiyano, we should live the way God wants us to live. Although may mga church, may mga simbahan akong nalalaman, Baptist churches, they would have dancing, music, lahat, parang theater. Pero again, I have no disrespect. Ay, ginagalang po natin yung mga yan. Pero sasabi ko sa inyo, a healthy church is one that reflects significant qualities na dapat hanap natin lagi. Nang binibigyan ng pangunang papapahalaga, eh ang itinata si Kristo, ang pinapapurihan siya, ang minamahal ng salita niya at ang kapatiran nagmamalasakitan.
Ano po ba yung healthy church? Ito mabilis lang. One, siya ang dinod Diyos. Ang iglesyang ito ay malusog dahil siya ang dinod Diyos natin, si Kristo. We deify Him. We deify Him. Hindi natin we deify Him, we deify Him. Meaning, siya ang ating Diyos. Siya ang ating pinaparangalan. 1 Corinthians 10:31. Siya ang ating nululuwalhati. Ano man ang ginagawa mo? Kumakain, umiinom. Ano man ang ating ginagawa? We are doing everything for His glory. So mga kapatid, manuluwalhati mo ba Diyos pag itinisismis mo katabi mo, Pedro? Di ba? Manuluwalhati mo ba Diyos pagka sinisiraan mo kapatid mo, nanay mo, anak mo, sa kapwa mo? Maliluwalhati ba natin ang Diyos pagka tayo ay wala nang ginawa kundi magharap ng mali sa bawat isa sa atin? No way. Hindi ho. Niluluwalhati natin siya, kinikilala natin siya bilang Diyos because we are a healthy church. To glorify God means to magnify, elevate, draw attention sa kanyang kanamulatian. At ang main purpose ng church, ng iglesyang ito, ng ating church at ng mga Kristiyano is to allow Him. Church, listen. Our goal, our purpose should be payagan natin ng Diyos na pakialaman ang lahat ng area nating buhay at kwento natin siya sa iba at sa mapapurihan, hindi tayo ang maluwalhati. Ang ating purpose should be to nurture our relationship sa Panginoon. Tumibay, magamit niya, tagaakay. Yung tayo ay laging nakakapag-fellowship sa Panginoon. Inaamin natin kahanikahinaan, ating pagmamataas. Tayo mga Kristiyano, sinasabi natin Panginoon, ayop, forgive me sa aking kayabangan, pagmamataas, help me to humble myself. A church that feeds your desire to glorify God is a healthy church. Amen? Pagka ang iglesia ang kinakaaniban ninyo, kung kayo bisita namin, ay pinapaikting, pinapatindi, yung kayo ay lumulhati sa Diyos na si Kristo, you are in the proper church. Because we deify Him. Dino Diyos namin si Kristo. Siya ang aming tagapagligtas, si Kristo Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Amen. Pangalawa, we are devoted to Him. Acts 2:42 and 43. Ang mga Kristiyano noon ay example. Sila na natiling matibay sa turo ng mga apostol. Sama-sama, nagpuputol-putol ng tinapay sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Ginawa ang maraming kababalagan. Tanda sa pamagitan ng mga alagad. Mga kapatid, because they were devoted. Ito mga Kristiyano ito, they listened sa pangangaral, they pray, they practice Lord's table, they interact, nakikipag-fellowship, and when they meet, okay, pag sila natitipo-tipo sa church, andun ang buong puso, andun ang ngiti. Mga kapatid, sana bago pag lumabas kayo sa church mamaya, hindi mo tayo nakikipagkamayan pa sa ngayon kasi bawal pa raw. Pero kung kaya nyo makapagkamay, kamay nyo sila, sabihin mo, salamat na kita tayo sa church. Yes. Amen? Amen. Hindi ko kayo makamayan isa't isa, pero salamat po na kita tayo sa church. Lagi kami masaya. Nandito kayo. In fact, alam ko sa akin nakaupo. Alam ko sa akin palagi nakaupo. Kapag ka bakanti upong yun, alam ko na wala ka ron. Kakunti tayo. We have 100 plus. Kakunti pa yan. And I want more. Amen? Amen. Kulang pa ho itong upong ito. 100 plus is not enough. Masaya po ako, but I'm not satisfied. Amen? Dagdagan pa natin ng mga kasama. As sabi natin mga kapatid, we should be devoted to Him. And this should be a common experience sa ating lahat. Nating mga Kristiyano, kung saan tayo ay nagpe-fellowship, nagmamahala, nagmamalasakitan, nananalangin, pag nakita kayo sa labas, magbatean kayo. Mag-iitian kayo. Kung di mo kayo nangitian, baka hindi niya kayo nakilala. Dahil wala pong mata. Pero kung kayo nakakita, lapitan nyo, kumustahin nyo, o batiin nyo siya. Ibig sabihin, let's be friendly, lalo sa mga Kristiyano. Amen? Amen? Ang malungkot nga lang, hindi laging ganon. Sometimes we sing songs, we read the scriptures, we made the announcements, and yet, worship is missing. Pagpunta nyo sa church, ngayon, you can check. Ngayong oras ito. Check your health, spiritually. Itanong natin sa ating sarili, Lord, lalabas ako sa church mamaya.
Napuno po ba ang puso ko ng paghanga sa iyo? Napuno po ba ang puso ko ng papuri sa iyo na karapat-dapat para sa iyo? Oo, naging bida sa akin si Pastor. Mali ka rin, Brad. Dapat ang bida siya si Kristo. Dapat na naiintindihan mo yung salita ng Diyos. A church that opens the way for meaningful worship is a healthy church. Hindi lamang we deify Him, we are devoted to Him. Pangatlo, a healthy church, tama doktrina. Yung doktrina, ang aral, balanse, yung personal application, yung naatutunan sa Biblia, ipinamumuhay. Mga kapatid, ang turo ng Biblia na i-apply sa pamumuhay, and they emphasize biblical teaching. Bakit? Yung solid, steady teaching ng Biblia will grow us in many ways. Ano ibig sabihin? Pag tama aral, tama pangangaral, it will help you mature. It stabilizes our faith sa tindi ng pagsubok. Siguro naman, dumaan na kayo sa maraming pagsubok. And you can prove na nalagpasan ninyo yan. Nung kayo dumaan sa pagsubok, ano ginawa nyo? You pray. You ask God to help you. Lumuot ka sa Diyos. Umiyak. Panginoon, tulungan mo kami. That's maturity. Amen? Ang tamang pangangaral, it increases our ability to detect yung maling aral. Mga kapatid, so far, I hope ngayong panahon ito, pag sinabi ang kayo, si Kristo ay hindi Diyos, meron kayong isasagot, mali ka dyan. Saka kasi si Kristo Diyos. Meron pa kayong talata, huwag ka ng kalaban nyo, o kausap nyo, oh, naniwala ka si Kristo Diyos? Yes! Anong talata mo? Dapat may talata ka kahit isa. Tama? Anong talata mo si Kristo Diyos? 1 John 5.20, Romans 9.5, John 1.1, John 1.14, Hebrews 1.8, Romans 5.95, marami pang talata, Revelation 1.8. Pag sinabi mo si Kristo Diyos, dapat may talata ka. Sinabi mo si Kristo ang tagapagligtas, dapat may talata ka. Kaya dapat nababasa ka ng Bible. Ibig sabihin, dapat tama ang doktrina ng church na kinalalagyan mo. Which is ito na nga. Okay? So, dapat ang turo ay hindi speculative. Dahil yung turong ganoon, it could breed indifference or kayabangan. Dapat ang pangangaral, hindi inimbento ng pastor. Dapat ang pangangaral, hindi siya ang magaling. Hindi siya itinataas. Ang preaching that fails to balance instruction ng pag-ibig at biyaya, we may reflect intolerance. Ano ibig sabihin natin? Kapag ang biblical knowledge ay naging yun lang at walang biyaya at pagmamahal at pag-ibig, hindi malalayo na ang tao ay maging mapagsamba sa tao, mapagsamba sa kung sino man, ang pagsamba kay Kristo, hindi na mahalaga para sa kanila. So look for worship. Look for instruction ng pangangaral na ang pinangangaral, Biblia. Number 4, ang healthy church displays warmth. Nagpapakita ng habag, malasakit, tunay na pakikipagkapa. Acts 2.42, tiyan pa sinabi. Acts 2.42, hindi lang tama pagsamba nila, hindi lang tama ang devotion nila sa Diyos, yung paniniwala at turo at aral mula sa Biblia, ang kanilang natutunan. Ano sabi sa Acts 2.42? They were continually devoting themselves to fellowship. Patuloy sila nakikita-kita, nagsasama-sama, kagaya ngayon. Sana po, mga kapatid, bilang kapatid sa Panginoon, bilang Kristiyano, lagi niyong matapisin, I will go to church every Sunday. Nagpapasaya po kayo ng tao, nagpapalakas kayo. At pagka tayo nagpa-fellowship, you are experiencing two ways. We are able to share something tangible sa mga nangangailangan. Kaya po sa ating church, muntimang bagay, malilit na bagay, yung pinaka nangangailangan sa church natin na mayroong need, umuwi na hindi luhaan. Kahit pa paano, may natatanggap. The best we can, we try to help. Because that's one thing. Kaya ka na sa fellowship. Pangalawa, hindi lamang po yan. You are sharing in something with someone, empathizing sa kalungkutan niya o sa kasayahan niya. Mean to say,
pag nasa church ka, maganda ani mo, you have something to share. Kapatid, salamat sa Diyos, pinagpala yung ipinag-pray mo. Kaya ni Kuya Dave, Brad, kumusta ka? Alas 12, alas 12, nagtetext kami. Pakikita niya picture, nagagawa. Hey, sino nag-appreciate bago pintuan sa baba? Alam ko marami. Wow, kaling! Hindi na nalalaglag. Eh, pag ina nalaglag, delikado ka. Peche, karon. Eh, matay ba yung Kuya Dave, di ba? Who appreciate yung nakikita niya sa paligid? I know most of you. Lalong ako, siyempre naman. Kukwento kami ni Kuya Dave. Ganto, ganto kami natin. Kahapon, nagdaan na siya sa bintana. Pero ibig sabihin, okay lang. Lahat abala. Lahat may ginagawa. Pero lahat may aksyon sa gawain ng Diyos. Amen? Masaya po tayo. Masaya po tayo. And we want to express that joy. I mean, ako po'y masaya. Andiyan kayo lahat. Pero hindi pa ako kontento. Iusap po namin itong pulpitong to, maglalagay pa tayo ng upuan sa kami-kabila, pupunin natin ating church ng tao. Bakit? Kailangan nila si Kristo. Ano pa ang healthy church? Ang healthy church, demonstrate genuine concern. Proverbs 11:30. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay pantas. Bakit yung nag-aakay? Kasi may malasakit ka. Inaakay mo. Meron kang pagmamahal sa kaluluwa. Ang mga first century Christians, they took concern and they share the gospel. Acts 2:47. Tinay po sabi ng Bible. Acts 2:47. Na nagpupuri sa Diyos, nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag ng Panginoon, araw-araw ang naliligtas. Mga kapatid, ang tunay na iglesia, ang proper kind of church, may malasakit sa kapwa. Pag pinagmalasakitan yung tao na akay nyo, idadagdag ng Diyos sa ating church ang mga bagong taong yan. Ang sarap sana. O, ang sarap kaya nun na tayo may mga kababaryo na dati pakalat-kalat, uminom ng alak. Ngayon, dala-dala Biblia. Dati bote, ngayon Biblia. Di ba? Ang sarap maisip na dati namimitik ng mga pananim sa kapitbahay. Ngayon, sila nabibigay ng bini para itanim. Ang sarap na may ganun pangyayari. FBC, ginagamit natin ang pagsamba, pagtuturo, ang fellowship to evangelize and to equip para kayo ay ma-edify. Tulungan tayo ng Diyos na tayo ay habang sumusunod sa Panginoon, nire-respeto ang Panginoon, nabubuhay para sa Diyos, tayo naman ay nabubuhay na nakahahawa ang ugali. Ano ibig sabihin? Ang tinunang ugali mo kasi, nahahawa ako sa iyo. Pag matinunang ugali mo, at ako hindi, lalayo ako sa iyo. Pero pag matinunang ka, at ako'y naaakay mo, pares tayo matino. Ibig sabihin, hawaan natin ang katinuan ng buhay ng mga tao. That's the kind of church. Sana po. Ano man ang ating kalagayan, huwag niyo makakalimutan, ang tamang iglesia, nilulululati ang Diyos, Ama, Diyos Espiritu, Diyos Anak. Ipinapromote ang spirit of devotion. Pagsama sa Panginoon, ipinangangaral ang Ebanghelyo na walang takot. Walang labis, walang kulang. Ini-apply, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. And then, if that is your church, and that is the First Baptist Church, thank God, ang ating church is a healthy church. Pangalawa, at dalawa, matatapos po ako. The proper kind of church, hindi lamang po healthy. The proper kind of church is healing church. Healing. Ah, pastor, yun yung papagaling, yung mabubuhay na patay, nanaw, hindi po yun. Wala yan, hindi yun. When I say healing, yung may mga sama ng kalooban, yung may mga sugat, may mga pagsubok, nakakadama ng kagaanan sa buhay. Hindi po tayo yung church na gano'n na nangangakong pagagalingin, palalakarin yung pilay, papapagtaan ng mga bulag, nanaw, hindi po tayo yan. Although we have experiences here na may mga bata na ipinag-pray natin, dahil sa Dr. Bukas at ooperan siya, may lumalabas yung laman sa kanyang pangupo, ipinag-pray. Kinabukasan, tinignan ng doktor, magaling na siya. May ganun tayong pangyayari. Napakarami na. My wife, malignant, ang sabi ng doktor, di ba? Malignant, nag-alala si Banjo. Ako nag-alala ng lihim. Umiiyak ako ng lihim. Natakot ako. When the diagnosis was malignant, ibig sabihin na malignant, malala na. Ang ibig sabihin ng diablo sa akin, hindi, mamamatay na siya. Sabi ko, maski dyan, hindi pa mataas ako.
Ang hirap niyong kalooban. Pero, punta ka sa ibang hospital. Nagod yung doktor. Ang laki ng bukol. Marami. The following. Salamat sa kabutihan ng mga tao, senior, yung mga tungkol sa mga guyabano, mga bagay-bagay ng food supplement. Nung bumalik mi sa doktor, takanta ka siya. Ikaw ba yung chinek ko? Para akong magbala ng masalita bukol. At ano sabi ng bahay, sabi ng diagnosis nila? Hindi malignant. Benign. Ewan ko kayo kung ano tawag doon. I believe it's healing. Amen? Amen. Ako lang, Kuya Sherwin. May goiter ako rito. But ang laki ng goiter ko sa'yo. Hindi ako magsalita na matino. Palagi ko hinihimatay. Bumabagsak ang katawan ko. Si Mang Fred na buhay, andyan. Siya nagdala sa akin sa ospital. Ikatlong atake ko. Sabi niya, ina, pag si pastor nakuwi pa ng buhay, milagro na. Akala ko, huling araw ko na sa ospital. Lumipas sa mga araw. Namagising ako, sabi ko, iba tayo tsura na langit. Sabi ko, eh doktor, ano ba nangyari sa akin? Magkano mababayaran ko? Hindi, ganito. Magkano mababayaran ko? Nung sinabi niya, lahat ang mabayaran, sabi ko, hindi, uuwi na ako. Inalis ko ng mga gamit. Hindi ka pa magaling. Sabi ko, alis na ako. Baka mamatay ka, hindi. Hindi ako mamamatay sa sakit. Mamamatay ako sa mahal ng bayad din sa ospital. Eh, kaya kung ano kaaway ko eh. Masama ka sekunda mo, kaya buhay pa ako eh. Pero mabuti, this is a healing church. Healing church. Have you walked in a house? Napakadilim. At nagdudumali ka. At natalisod ka. At natalisod yung pinakadaliri mong kalingkingan. Eh di ba talagang aringkingking ka? Napakasakit kaya nun, di ba? Talagang mamumura. Napakasakit ng pagkakatalisod mo. Yung maliit na yun, apektado buong katawan. Ito sinasabi ko. May problema isa sa atin, apektado tayong lahat. May problema ang katawan mo isa, apektado buong katawan. We are all part of the body. This is the body of Christ. Pag may sululanin kayo, may mga Kristiyano, tahimik na umiyak. Para sa inyo. Meron kayo problema sa pamilya. Ando siya sa sulok, tahimik sa nananalangin. Para kayo magkasundo at magkaayos. Because this is a hidden church. Pag may mga karamdaman, ang isa't isa sa atin, may suliranin ang hirap-hirap marutas. Merong kapatid sa church na nananalangin para sa'yo. Because we want to heal you. Gumaling ka. Ano sabi ng Colossians 1:18? Colossians 1:18, inilarawan tayo as one body. Members of the body. Siyang ulo, si Kristo, tayong katawan. Colossians 1:18. Ito pa, Romans 12:15. Romans 12:15. Utos sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano. Makigalak kayo sa nakikigalak, nagagalak. Makiiyak kayo sa nagsisiyak. So when our physical bodies ache and are broken, the whole body cries out for healing. Pag mayroong nakakadama na hindi maganda sa atin lahat, it pains all of us. Kaya po pag mayroong ginawa hindi maganda ang isa sa atin, damay tayo lahat. Ano pa sabi ng talata? 2 Thessalonians chapter 3, verse 11. Read the Bible. 2 Thessalonians 3:11. Tandaan nyo, we should have that willingness to serve. Dapat yung ating focus sa Panginoon. Dapat maroon tayong magpasintabi sa mga kapatid natin. Let's practice space. At igalan natin yung kanilang mga gamit. Igalan natin yung kanilang mga yung boundaries natin. Huwag tayong mapakailam sa gamit ng iba. Kahit na magulang kayo, kahit na kayo ay kapatid, kahit na kayo bumili ng anumang bagay, huwag niyo ba sa pinapakailaman ng cellphone na may cellphone? Okay? Pwede kayo makipag-usap. Huwag niyo papakailaman yung password. At dudududin niyo lahat ng, oh, okay niyo siya. Sisitsitin niyo, tapos gawa kayo ng away. Ibig sabihin, matutok kayo ng healthy boundaries. Ano sabi ng Bible? 2 Thessalonians 3:11. Na amin napabalitan na ilan sa inyo, nagsisilangat na walang kayusan. Na hindi man lang nagsisigawa, kundi mapakailam sa bagay ng iba. 1 Timothy 5:13. Ang iba'y nag-aaral na maging mga tamad, palipat-lipat ng bahay-bahay, di lang mga tamad, kundi matatabil, mapakailam, nagsasalita ng mga bagay na di nararapat. Mag-ingat tayo, mga kapatid. But let's be aware of the needs ng iba.
Every time they have a need, try to help and say and have humility. Ito na huli, tapos na ako. A proper church is a healthy church. Healing church. May malasakit. Third, a hearty church. May puso. May malasakit. May damdamin. Why? Kasi mga tao sa workplace, may mga tao, may mga pamilya that they feel unwanted. May mga kasama tayo sa pamilya, kaibigan, they feel forgotten. May mga kilala kayo, kaibigan, kasama, nakangiti sa labas, but they felt unloved. And they are even felt unlovely. Ang FBC, dapat naroon on their behalf. May kuso po ba ako? Dapat ang First Baptist Church, dapat naroon in their defense. Strange though it may seem, there are people na talaga napakahirap mahalin, napakahirap pag malasakitan. Why? Because they feel unwanted. Kumpinsido sila na ang buhay nila ay wala na. They felt useless. Pakalam na nila, abala lang sila sa kapwa. Ang tingin nila sa sanat, dungo. Ang akala nila, wala na silang silbi. And they planning to commit suicide. At kung ikaw yung kausap ko, nagkakamali ka. May mga tao ang nagmamalasakit sa iyo and di pa tapos ang buhay mo. Pag sinayang mo ang buhay mo, bastos kang kaibigan namin. Pag sinayang mo ang buhay mo and you felt useless and wasted, sinasabi mo, wala kaming silbing kaibigan o wala kaming silbing mahal sa buhay. And you have no respect sa amin. Narito po tayo, mga kapatid. You have your family. And parents, you should be open to listen to your kids. Pag hindi kayo nakinig sa kanila, ibang tao pang sasabihan yan at ipapahamak nila anak ninyo. Be willing to listen to them. Pag hindi po, mga kapatid, pagtatawanan na sila, lalayo sila ng tao, what a sad cycle. At marami na ako alam, nagpapakamatay dahil walang nagmamalasakit daw sa kanila. They were criticized. Walang nag-iintindi. They felt unlovely. They felt forgotten. Ang iglesia nito will try our best to help build the bridge. Tulay, kung saan tayo ay pwede nilang puntahan anytime. The best we can, we will be constructive. Kung sisimangot ka, isip-isip mo mabuti. Nakakaalam ka ng kirot, sakit ng kalooban. Sabi mo sa Diyos, Panginoon, how can I express your love sa Kanya? How can I express my care sa Kanya? Be constructive. Pangalawa, be courteous. May mga tao nakangitima sila. May mga tao nakakasura pagmumuka. Most of the time, i-recover lamang nila. Sa totoo lang, sa puso nila, the real person in the inside wants to commit suicide. Maging sensitive kayo. Maging magalang. Mapagpahinood. Be creative. Look for ways para ma-encourage ng tao, para malabanan niya yung urge to reject and urge to criticize or urge to kill. Be caring. Magmarasakit. Try to go your way and show how you care. Pagka kayo tinext, mag-reply kayo. May mga tao, text ng text, hinihingi, padala mo ng pera. Pag nakuha ng pera, wala, hindi ka nakilala. May mga ganun tao. Pagka nakuha na gusto sa'yo, iwanan ka na. Sino nawalan? Siya. But there are people who are genuinely in need. Isang tapik sa balikat, isang ngiti. So availability is not optional. It is essential. Ito na huli, mga kapatid. Ang malungkot lang sa lahat ng ito, it's easy to miss those people na nangangailangan ng ating aruga, ng ating malasakit. And it's because of the most common disease na meron tayo. Eto meron kasi tayo. Kaya wala tayong pakialam sa kanila. That's called selfishness. Pagiging makasarili. 1 Corinthians 13, 4 and 5. 1 Corinthians 13, 4 and 5. Dito lang magtatapos. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, maganda loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi inuuna ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Thinketh no evil.
Let me close with this story, and then I will show you some video. Si Dwight Morrow, tatay ni Ann Morrow Lindbergh, ay nag-held ng party para sa kanyang kaibigan ni si Calvin Coolidge. Si Calvin Coolidge ay kilala nung panahon yun at siya ay nais ng ilan na tumakbo bilang presidente ng Amerika. Kwento-kwentuhan, fellowship, finally, umalis si Calvin Coolidge. Si Morrow na naiwan doon sa bahay, of course, kinuha sa pinatitirang kaibigan. At sabi sa mga kaibigan, ano sa tingin niyo mga kaibigan? Calvin Coolidge would make a good president. Sabi ng mga kaibigan niya, eh wala na naman siya rito. Sabi, ano, he will not be a good president. Napaka-soft-spoken, may naanoob, wala ko nakikitang bangis o angas na siya maging presidente ng Amerika. No one would like him. Habang kukwento silang ganoon, sumugod yung bata, yung anak na si Ann. No. I like Mr. Coolidge. I like him. You see this? Bakit ano yan? Nasugatan ako kanina. Sinasabi ko sa inyo, may sugat ako. Pero siya lang ang nagbigay ng band-aid. I like him. Siya lang nagmarasakit. Anong silbi na alam mo sa Bible? Anong silbi ng ganda ng suit mo? Na pagkagaling mo sa church, ang bunganga mo sa bahay, walang tigil. Kadak ng kadak. Nagbubunga, nag-aaway-aaway. Anong sabi na pagpunta sa church pag natutunan hindi na i-apply sa buhay? Na wala nang nakita kundi kayo, bida. Na wala nang masama kundi sila. Wala nang puti kundi kayo. Why not start a true, genuine Christianity sa ating tahanan? Let's all stand, please.